No, it's okay. Oh, thank you. Ayaw, nakita niyo yung guys, ayaw niya tanggapin, nagbabayad ako. Basta may coriander siya, yung milk, tapos meron siyang masala or jeera sa tawag nila. Tikman na lang natin uli. Ayan, no, kung makikita niyo siya in person, meron talaga. Salad nila to. Salad to? Salad pa lang? Challenge agad? Medyo nahahawig yung lasa niya sa kaldereta. Hi, be! It's me, Precious Candy, and welcome back to my channel. And for this vlog, be, andito tayo ngayon, be, sa Chowri Bazaar, be, dito sa Chandichok, dito pa rin, be, sa Delhi. And this video, be, mag-ikot-ikot tayo dito, be, para maghanap ng ating makakain. It's another street food vlog dahil gustong-gusto nyo, be, yung ating mga video ng street food. And make sure, be, pakilike na itong video. And if this video reach 10,000 likes, we will upload more and we will go back and do more of this, okay? So, ngayon be, hindi ko talaga alam yung pinuntahan ko. Binuko lang siya. Wala akong idea sa gagawin ko dito. So, let's just have an adventure. Let's go. Sobrang init ngayon, be, dito, be. As in, almost 45 degrees Celsius ang init. Grabe. So, ayan, be, hindi ko alam, be, actually, anong klaseng pagkain meron sila dito. Pero, it looks something special. So, I'm thinking now, I think, we should try this. So, tara subukan natin yung umorder. Tikman natin anong meron dito sa kanilang somehow parang sikat na pagkain. Ayan guys, so punong-punong siya ng bulaklak. Hindi ko alam kung design lang siya or what. Pero let's try. Ayan guys. This is a kulcha. Aha. What do you call it? Kulcha? Kulcha. Ek makkhan paneer ma banata hu.
Wow. It's the bread with butter, guys. So, tingnan natin anong gagawin niya para sa food ko. So, ayan yung tinapay. Ayan yung bayad. So, ayan, ininit nila yung bread dun sa butter. Wow, ang init dito, be. Dama ko yung init ng pagluluto namin at yung init ng weather. And syempre, ang kanilang ultimate na pambalot, ang dyaryo. Yes. Busog ka na sa pagkain, busog ka pa sa balita. Ooh, that's melted butter. Tapos nilagyan nila ng sibuyas, kamatis, at chili. Nako, ngayon pa lang, be, parang natatakam na ako sa kakainin natin. Ang bango kaya niya dito, be. At saka, ayan, nilagay niya na yung lentil. Hindi tayo sure sa... Ang bango. Ang bango, guys. Feeling ko, nandun na sa mix na yon yung pampalasa lahat-lahat. Nakita ko kasi siya kanina, bayang naglalakad ako, yung lalaki kumakain sa tabi ko kanina, sobrang nag-enjoy sa pagkain. So, ayun na. So, niready niya na for, ayun na, isa-serve na sa atin siguro yung pagkain. Hindi pala para sa atin. Okay. So, ayun na. Nilagyan niya na ng special ingredients. It looks so special. Wow. Siya po muna nakinabang. Philippines. Wow. What do you call this bike? Yeah. What do you call? What do you call this? Cost. How much is it? 60 rupees. Name. Matra kulcha. So ito, be, meron tayong matra kulcha with butter. Subukan natin sa tikman. Wow, be, they are serving the food aside from dun sa I forgot the name, with parata. So, be, itong kakainan natin ngayon, be, sobrang sikat na kainan dito sa Delhi. Sabi nila, it's over 100 years store here in Delhi at nasa pang 5th generation na sila. Marami na yung humawak nito. And now, susubukan natin tikman yung kanilang famous family recipe ng chole kulche. Sorry, kulche. Yeah. So, itong tindahan nila, be, is matatagpuan dito, be, sa Old Delhi, be, dito sa Chowri Bazaar. So, if ever mapunta kayo dito, just try it because it's a must try, especially sobrang sarap ng pagkain nila. So ayan, be, ito na yung ating pagkain. Tara, samahan niyo ako, tikman natin yung ating in order na ito yung parata niya, be. Ah, ang init pa. Ooh. Ang init pa niya, guys. Fresh pa siya mula sa kawali. So ayan, meron siyang may mga bits of coriander. Maybe this is how they eat it. Oh. Ito, guys, oh. Sarap naman siya. Fairness. Tuwing kumakain ako, bigas talaga. Lalo na first time ko itong kainin. Tinatansya ko talaga yung lasa, kung pasok ba siya sa panlasa natin or hindi.
Although, nagsadong nag-high lang sa akin dito yung mga sibuyas. Sobrang dami ng sibuyas, oh. So, try. It's not my favorite, pero tara, subukan natin. Mmm. Ang fairness, matamis yung sibuyas, ha. Mmm. And deserving this, babe, with sile. Hindi lang siya basta-bastang sile. Sili na binudbura ng spices at ng, I think it's masala. Meron din sila dito ang papipino, be. Ito yung kanya ng pipino. Subukan natin. Mm. Fairness, masarap, be. Nag-enjoy ako dito, be. Ooh. May kita mo talaga yung ingredients niya talaga, oh. Yung chili niya, yung sibuyas niya. Mm. Hindi masyang maalat. Marasa mo yung pagiging gooey niya. Yung texture niya na it's made of beans. Ang harap. Wow. Ooh. So itong food natin, Ben, nakakahalaga to ng 60 rupees. Pasok na pasok sa budget. Kaya naman, maraming tao kumakain talaga ng ganito. Kasi 60 rupees lang, busog ka na. Kasi naman, pagkakain ka ng ganito sa restaurant, sobrang mahal. Oh. So, yung inumin nila ay mayroong spices, masala. Sobrang init dito ngayon, be. Tapos binigyan nila ako ngayon, be, ng mainit na chai. And they're so welcoming, so kind. Cheers tayo sa chai. Sobrang init. So as usual, Ben, dito tayo sa Angel Ben. Everything here, parang pakiramdam ko lahat mayroong masala. So I think, let's try. What do you call this? Ik? Buttermilk. Chas? Chas. Chas, yeah. So ito, Ben, yan. Ito yung chas, Ben. Ito pala, chas pala ito. But it's special, no? Special. Yeah. It's different. Yan, lalagay. Masala. Masala, jira. Jira, hindi lang po jira. Jira. Oh. So, I don't know kung pasok to sa panlasa natin, pero tara, subukan natin. This is chas, yung chas, be, it's a shaken buttermilk, and it's very good for your digestion. So, tara, subukan na lang natin. Wait lang, be, kinakabahan ako. Tara, subukan natin. Cheers, kampay. May gatas pa ako sa labi. So, yung lasa niya, Bim, nalasa... Video ko yung pinapanood nila dito, Bim. Yeah. Last night. Tingin ako. So, sobrang sarap niya, Bim. Sobrang refreshing siya sa mainit na panahon. Plus, meron pa siyang nutritional benefits kasi it's very good for your digestion. Meron siyang, hindi ko lang alam if it's namkin or may coriander siya, yung milk, tapos meron siyang masala or jira sa tawag nila. Tikman na lang natin uli. Ayan, no, kung makikita nyo siya in person, meron talagang makikita nyo yung bits ng masala, yung powder. So, hindi tayo ba sa gilid ng kalsada, be? Chill-chill lang muna tayo dito. Mag-inuman tayo dito ng chas. Huwag po kayong ano dyan, may nababawas po. Hindi lang madami, pero may nababawas. Meron siyang mga sahog. Tikman natin yung mga sahog niya, ha. Meron siyang coriander na not so favorite ko. Mm.
fairness. Sarap. Dami koriander. Nice, okay. Oh, thank you. Ay, nakita niyo yan, guys. Ayaw niya tanggapin, nagbabayad ako. Ang bait nila, guys. Sobra. Like, isa sila sa lahat ng mga nakainan ko na nakikipagkwentuhan talaga muna sila sa akin bago ako makipag-vlog. Bago ako makapag-vlog. Alam mo, pag ito nag-travel ka, for me, it's a must try na matikman mo talaga yung local flavors nila and somehow ma-appreciate mo yung pagkakaiba na ating mga kultura talaga. Wow. Okay. Wow, grabe yung pag-aapoy, be. Ang sarap niya tignan. Grabe. So ngayon, be, andito tayo ngayon sa isang restaurant para tikman itong kanilang mixed vegetable butter paneer. Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Kasi hindi po kami nakaintindihan kanina. So, umorder ako, be. Tignan natin dito kung ano yung lasa niya. Kasi from afar, nakakatakam talaga siya. Like yung kulay niya, yung amoy niya, yung pagkain talaga niya, be. Parang, alam mo yung maamoy mo yung spices na parang gutom ako. Gusto ko yan kainin. Yung parang ganun. Parang feeling ko masarap yan sa mainit na kanin. Yung parang ganun. So, ito yung ating second vegetarian street food today. Alam mo yung parang nagdilang anghel sila, be. Nasabi ko, kung masarap yung paneer nila sa kanin. And babe, they serve it with rice. So, meron tayo dito mixed vegetable buttered paneer. Kung tama, please comment down below if wrong. Meron tayo dito cucumber with a little bit of masala and green chili. And meron tayo itong rice. Ayan, dahil naman. So, binigyan nila tayo ng kutsara din. Hindi ko talaga yung kutsara ko. Magaling tayo. Perfect. Oh, at meron pa silang parata, be. Wow. Thank you so much. Ang dami nating pagkain ngayon, guys. Oh my God, sobrang nakakabusog itong araw na to dito, be, sa New Delhi. Grabe. Okay, simulan na nating tikman eh, kung kanilang pagkain dito. Hey! Hey!
niyaya ko yung batak mahal kasi may malungkot kumain mag-isa. Pero I'm so happy kasi I know I'm not alone, andyan kayo. Medyo nakakapaso lang talaga pag siniserve nila yung pagkain kasi sobrang init pa. Like, kung nakita nyo kanina, nilalagay niya agad sa plastic yung pagkain na sobrang init pa. Like, iniisip ko talaga nung bit, baka matunaw yung plastic. Pero in fairness ha, mas matiba yung plastic nila dyan kaysa sa mura ko. Okay. Let's try this one. Ito, yung paneer lang. Buttered paneer. Ito yung merong vegetable. Dalawa pala siya. In fairness. First off, first bite. First two, three, four. Hindi siya sobrang maanghang. In fairness. Subukan natin, una tikman itong wheat paneer. Wow! Let's get the paneer. Damihan natin. Kung hindi nyo alam ba yung paneer, paneer is a kind of cheese. Ito yung parang sort of kinakain ng mga vegetarian in replacement of chicken-ish. Oo, parang ganun. For me, if I'm wrong, please comment down below. Kasi yung iba, kunyari sa burger, ang ginagamit naman nila doon, lentils, potato, ganyan. Ayun yung kadalasang counterpart. Pero itong paneer, let's try kung masarap din siya. Ang sarap ng paneer niya. Kahit yung paneer lang niya, be. The paneer itself. Are you angry? Yung paneer itself, be, masarap siya. Actually, nung una, akala ko tokwa siya before. Until I learn na, legit, sobrang sarap ng paneer. Hala? Nahadik ako. Ang sarap. Alam mo yung pag kinagat mo yung paneer, tapos 1, 2, 3, lalong kakalat sa dila mo, yung flavors niya, sobrang sarap. Parang sa itsura niya, be. Alam mo yung sa itsura niya, minsan parang matatakot ka na, baka sobrang anghang. Hindi siya manghang, ang creamy niya. Ito naman, Ben. I-try naman natin itong vegetable, mixed vegetable butter. Actually, hindi sa India, Ben, yung buttered food nila, like ito, buttered chicken, buttered paneer, mixed vegetables, or mixed vegetables buttered, or whatever. Masarap, as in, like, natikman ko to sa Dubai, but it's really different here in India. Like, it's so good. Kasi sabi talaga nila, it's different when it's from the motherland. So, tumuha natin itong vegetables. Ayan na. I'm not very Indian, gumagamit po ako ng kutsara. Itong mixed vegetable naman, be, is made of cauliflower, tapos mga bell peppers, gano'n, and carrots. Hata. Uy, barang tayo natin yan, sige. Ang sarap ng... Sobrang sarap, be. Nung cauliflower niya. Ewan ko, ano yung parang first time makakakim ng cauliflower na feeling. Ang sarap niya. May patatas din siya. So, isang cauliflower lang yung ilan. Ayan, ganyan. Meron pa isang cauliflower. So, ito cauliflower.
Pero parang mas maangang ata itong mixed vegetable. Baka sa tipla lang nila. Pero... Mainit-init pa siya. Ang sarap ng cauliflower. Alam mo yung lumalabas yung flavor ng cauliflower. Tapos nag-complement siya dun sa lasa ng butter. Meron siyang konti juice sa ibabaw. Ang sarap. So with parata, masarap siya. In fairness. Medyo gulo-gulo po ako ng pagkain, no? Tikman naman natin itong kanilang salad. Okay naman, sarap. It's pepino, be. Sarap itong mag ng pepino. Lalo na yung mainit yung panahon. So, ayun. Meron siyang patatas. Sarap. Medyo nahahawig yung lasa niya sa kaldereta. Medyo nahahawig sa kaldereta. Lalo nung kinain ko na yung patatas, tsaka yung sauce na ito eh. Parang nahahawig sa yung medyo maanghang na kaldereta. Ganun yung lasa. Salad nila to. Salad to? Salad pa lang? Challenge agad? So, ayan, be, simula pa lang, be. Salad pa lang, be. Challenge agad, sile. Let's try. Try na natin itong butter, paneer, and vegetable sa kanin. Yung kanin nila dito, be, it's different from our kanin. Kasi hindi siya, yung sticky rice, yung kanin nila be, medyo independent. Ayaw nila magdikit-dikit, so hiwa-hiwalay sila. For me, mas masarap pa rin pala siya sa parata kaysa sa kanin. Parata is the winner. Bigla may mga part na sumisipa yung angham. Kawal na yung alam. Na ba? Na routine na yung kawal. Ang kasal. Sal? At be, sobrang mura lang niya, be. Itong pagkain na to, be, 16 yung isla. Oh my God. Feeling ko pag kinain ko to, oh my God, yung anghang nasa dila ko pa din. Pag kinain ko to sa beer, pag kinain ko to sa vegetable, vegetarian restaurant, siguro 100 na itong parata pala. Ito, siguro 300, more than 1,000 siguro to. Kung nasa social ako na restaurant. Ang Chowri Bazaar be ay kilala dito sa India be para sa kanilang wholesale market ng mga brass, copper, and paper products. In-establish ito noong 1840 bilang isang hardware market. Ito be yung kauna-unahang first wholesale market sa Old Delhi na matatagpuan dito be malapit sa may Jama Masjid dito be sa Delhi. So medyo nagiging challenging na dito ba yung usapan namin dahil English tayo and sila ay Hindi. So dito ba meron silang mga tindabe na golgape,
bahala, and meron silang papdi. So, I think, ayun yung kanilang menu. In fairness, andyan palabi yung menu, hindi ko napansin, hindi ko nabasa. Ayan, ayan yung kanilang menu, guys. At yung pati yung prices, ayan, andyan na din. Diba? Nabasa nyo ba? Comment down kung nabasa nyo po, ha? Ayan. So, ngayon, be, for the last part ng ating street food hunting ngayong araw, be, kailangan ko may ipagpahingi sarili ko, be, after neto. Kasi mapo-food coma na ako, be, sa sobrang dami na kinain ko today. Alam mo, every food na kinakain ko, konting pahinga lang. Sumusubok ako. This one? Okay. Ah, okay. May umu-order, guys. So, ipakita daw natin paano nila pinaprepare. Ayan, diba? So, shall, at least naka-gloves. Oh, taray. Wow. Oh. That's bahala. Wow. Oh, salt and masala. G. Or G. Ayan, at nilagyan niya na ng wow, yogurt. Wow. Sobra. Hindi ko alam kung ano yan. I think that's wow, sobrang daming sauce. Ang daming layers. Wow. Ooh. Wow. Okay. So ayan be, umorder na din ako ng ating bahala. Ayan, bahala na talaga. Tikman na lang natin to. In fairness, kasi itong mga ganito nila, naka-chilled my eyes. Para at least refreshing siya ngayong mainit na panahon. Ayan. Maraming yogurt na nilagay. Tapos, hindi ko, mukha na siyang kimchi sa paningin ko. Pero baka pickles yun. Ayan. Yes, ang daming bumibili. So, feeling ko masarap to. Less spicy. No spicy. Pwede palang no spicy eh. So ayan, try natin. So nilagay niya na yung parang biskwit. Actually nung ni-research ko siya, biskwit yung lumabas. Yeah. Ayan. Yeah. It's okay, no, it's yeah. Okay, ako na yung dudurog na lang. Yeah. Yes. Salt and yogurt. Wow. Non-spicy, yeah. Oh. No, this one, no? Add spicy. Ah. So yun nga, masala talaga yung nagpapa-spicy. So tikman natin tong kanilang bahala. So ito na, tikman na natin yung kanilang ngayong bahala. Meron ganito pero hindi ko nagagamit. Good. Atsa. Malamig nga sa babe. Tapos ito, crispy. Yung crispiness niya, yung lasa niya, alam mo yung lasa ng Pilipit sa Pilipinas, ganun yung lasa niya. Tapos yung complementing lasa ng sweetness and then soury flavor ng yogurt. Tapos may onting spice lang, ng onting-onti lang, na itong kulay na itong sauce. Ayan. It's good. Tikman naman natin itong nilagay niyang ganito. Ito yung dinurog niya. It's good. Ang sarap. Very nice. Sarap. Actually, be, tuwing kakain ako dito, be, hindi ako nag-expect ng sobra. Kaya natutuwa ako pag hinain ko siya. And surprisingly masarap. Promise.
yung itsura niya kasi diba parang malayo sa kinalakihan natin itsura ng dessert. So, nung natikman ko siya, namaste. Nung natikman ko siya, ah, in fairness, masarap. Very good. Hit na eh? 60. 60 lang kadalasan pagkain dito, Beth. Tumat ulit natin ito ba? Ooh. Yung kulay green yung maanghang. Pero tamang anghang lang siya. Alam ko, Beth, gusto niyo pa akong tumikim na sa marami pa nilang pagkain dito. Pero I reached my limit na today. Ang dami ko lang nakain talaga. So, maybe dito ko na tapos itong ating video. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang i-like itong aking video. I-share nyo ang aking mga video sa mga friends ninyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, Beb, for watching the videos. And huwag nyo akong kalimutang i-follow sa aking Instagram at Francis Candie. And kung mapadpad naman kayo dito, Beb, sa India, dito ba sa Old Delhi, dito ba sa Chowri Bazaar, makikita nyo agad itong mga kinainan ko. Sikat silang kainan and sobrang gilid lang sila ng kalsada. Masala. Let me try small masala only. On, yeah, little bit. Little, ah, little bit. Try natin be with onting masala. Kung kakayanin natin. Kaya naman. Kaya naman. Huwag ang next time, be. Bye-bye. Mm. So, ayan, be. Mula dito, be, sa India, be. Mula pa rin dito, be, sa Old Delhi. It's Francis Candie saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. And, be, please continue enjoying my vlogs because I'm Francis Candie. I travel to vlog and I vlog to travel. Until next time. Bye-bye. Teka, be, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candie sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notify sa lahat ng aking uploads. Oh, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye.